Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, wala tayong content for today. Pero sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga ka-keepers sa comment section. So meron dito guys, na-save ko na yung mga tanong nila. So merong limang ka-keepers natin ang nagtanong at sasagutin natin ngayong araw na to. So tungkol siya sa mga betta fish, lalo na sa mga fry natin mga ka-keepers. So ayan, sa mga gustong magtanong guys, mag-comment lang kayo sa mga videos natin. Malay nyo, mapipili ko yung tanong ninyo at subukan nating sagutin sa ating mga vlogs. So ayan mga keepers, ang unang nagtanong ay si Karen Claire Remigio. So shout out sa iyo Karen Claire Remigio. Ang tanong niya mga keepers, ilang beses po sa isang araw magpakain ng fry? So, sa latest vlog natin mga ka-keepers, nagpapakain tayo ng BBS or baby brine shrimp sa ating mga fry. So, ang ginagawa ko, Karen Claire Remigio, sa mga fry natin, once a day lang. So, every morning tayo nagpapakain ng baby brine shrimp. So, maganda kasi siya sa ating mga betta fish, guys. Dapat once a day lang kasi hindi naman nila nauubos yung mga brine shrimp na nailalagay natin. So kinabukasan maglalagay ulit tayo pero kakaunti lang. So tignan natin kung naubos na ba yung brine shrimp doon sa nilagyan natin ng mga fry. So kapag naubos na, kinabukasan guys, pwede nating dagdagan. Pero kapag nakita natin guys na meron pa rin mga brine shrimp doon sa mga fry natin, pwede nating dagdagan pero kakaunti lang mga ka-keepers. So ayan, isang beses lang magpakain ng fry sa isang araw. So ayan Karen Claire Remigio, sana nasagot ko ang tanong mo. So shout out sa iyo. At ang sunod na nagtanong mga ka-keepers, shout out to Vince. Ayan si Vince. So ang tanong niya, boss ask lang, kailan pwede mag water change? Tsaka paano mag water change? So kung sa fry naman mga ka-keepers, ang tinutukoy mo Vince, sa fry hindi tayo nagwa water change agad. So inaantay muna nating lumaki yung mga fry natin bago natin ilipat sa grow out. So kapag nasa grow out na sila mga keepers, doon na yung time na pwede tayong mag water change or mag siphon lang. Huwag tayong mag water change mga keepers, mag siphon lang ng dumi nila para matanggal. Tapos kapag malaki na yung mga fry natin, doon natin pwedeng dagdagan ng tubig. Kasi merong mga fry mga keepers na sensitive sa pag water change, so baka mamatay lang kapag lalo na yung mga weeks old pa lang na mga fry. So wag talaga tayong magwa-water change. So ang gagawin natin mga keepers, siphon lang sa ilalim. So meron tayong siphon dito guys na ginagamit. So yun yung ginagamit natin na pantanggal yung turkey buster. So meron tayong mga fry. Papakita natin mamaya yung mga fry natin mga keepers para turuan ko kayo kung ano ba dapat yung isa-siphon natin. So hindi natin magwa-water change. So ayan. Maraming salamat Vince. Kung sa ano naman Vince, sa mga adult betta fish gaya nito, ayan, every 3 days tayo nagwa water change. So ito siya, bago lang ako nag-siphon, so tinanggal ko yung mga dumi sa ilalim. So kung ano yung nabawas na tubig gaya nito guys, yun lang yung idadagdag natin. So every 3 days tayo nagwa water change. So yung siphon naman, paglinis ng dumi ng betta fish, araw-araw tayo nagtatanggal ng dumi. So kapag nagwa-water change tayo every 2 to 3 days, ganyan, palit na agad ako ng tubig para healthy yung mga betta fish natin. So maraming salamat Vince sa tanong mo. Ang sunod na nagtanong ay si Zandro Carlo Manto. So ang tanong niya mga keeper, sir, pwede bang ipakain sa betta fry yung wachupong? Ang sagot ko, Zandro Carlo Manto, is yes. Pwede tayong pagkain ng wachupong, yung mga feeds ng isda. So meron tayong wachupong dito guys. So saglit lang, kukunin lang natin. Ayan. So ayan mga keepers, meron tayong wachupong dito. Ito yung pwedeng ipakain sa mga fry natin. Itong powder fry booster. Ayan. So ano siya? Pino siya na pagkain. Tingnan nyo guys. Ayan o. So maliliit siya, so pwede siyang ipakain sa mga fry natin. So kapag nasanay yung mga fry natin sa ganito, kakain talaga sila ng wachupong fry booster. So ayan. Pero kung meron naman kayong BBS or DAP niya, mas maganda kasi mas mabilis lumaki yung mga isda kapag live foods yung kinakain nila.
So ayan, Zandro Carlo Manto, maraming salamat sa tanong mo. So ang sagot is pwede tayong magpakain ng wachupong sa ating mga beta fry. So hanapin natin yung fry booster. So ayan, ang sunod na nagtanong ay si Lihan Vines. Ayan, boss, tanong ko lang, ilang days ba kailangan e-separate yung male na breeder sa kanilang mga fry? Newbie po, maraming salamat ka-keepers. So ayan, Ilihan Vines, ang meron tayong bagong method na ginawa ngayon. So dati kasi mabilis maubos yung mga fry natin kasi tinatanggal natin agad yung mga male betta fish kapag free swim na yung fry. So napansin ko mga keepers, hindi ko tinanggal yung male betta fish natin up to 2 weeks na ngayon. So maganda yung result. Mamaya, Ilihan Vines, ipapakita ko yung mga fry na sobrang dami kasi hindi ko tinanggal yung male betta fish natin up to 2 weeks old na yung mga fry. So mamaya ipapakita ko yung video kasi napansin ko maganda yung condition ng mga fry natin. Hindi sila nababawasan or nauubos agad kasi merong male betta na nagbabantay sa kanila. So yun yung bagong method na ginawa natin ngayon kaya naging successful yung breeding ko ngayon mga keepers. Sobrang daming mga fry. So, mamaya ipapakita natin yung mga video ng ating mga fry. So, ayan. 2 weeks. Hanggang 2 weeks, meron pa tayong mga male betta fish doon. Siguro, paabutin ko ng mga 3 weeks old bago natin tanggalin yung fry. Ano natin yung male betta fish natin. Bago natin ilipat sa grow out tank nila. So, ayan. Maraming salamat sa iyo, Ilihan Vines. So, meron naman nagtanong mga ka-keepers. Ang huling nagtanong ay si Neil Peralta. So, nasagot ko na yung tanong kanina kung araw-araw bang pagpakain ng baby brine shrimp. Yes, araw-araw tayo magpapakain ng baby brine shrimp. So, ang next na tanong niya, paano malalaman pag ititigil na ang pagpakain ng baby brine shrimp? So, based on my experience mga ka-keepers, baby brine shrimp, ginagawa ko siya up to 1 month old. So, kung wala talaga akong dap niya na pinapakain, kung wala talaga kung dap niya nahahanap. So, baby brine shrimp, maganda siya up to 1 month old. So, after 1 month old, mga ka-keepers, maganda, pilitin talaga natin maghanap tayo ng dap niya, kiti-kiti, or tubifex worm, blood worm ba? Kasi, mas maganda siya sa growth and development ng ating betta fish. Kapag nasa grow out kasi sila, guys, doon na yung time na dapat mabilis silang lumaki. So, after 1 month, kailangan hinto na natin yung baby brine shrimp na pinapakain natin. Kasi, mas maganda yung dap niya, kiti-kiti, or blood worms, or tubifex worm. Kasi, mas malaki yung content ng protein. So, mas maganda, mas mabilis. Kasi, merong mga ka-keepers dyan, nagtataka sila, 2 weeks old na yung fry ko, malaki na agad. So, sa kanila daw, 2 weeks old pa lang, medyo maliliit pa. Kasi, guys, yung iba nagpapakain ng pure feeds. So, wala silang live foods. Kailangan meron talaga tayong live foods. Kagaya ng yung pinapahatch natin na baby brine shrimp or dap niya. So, ayan, Neil Peralta. Sana nasagot ko ang tanong mo kasi maganda talaga na live foods yung pinapakain natin. So, ngayon mga ka-keepers, huwag mo na kayong umalis guys kasi ipapakita natin yung update sa ating mga fry para malaman nyo na hindi ko talaga tinanggal yung male betta fish natin at naging successful yung ating bagong method na ginawa. So tara mga keepers, samaan nyo ako. Let's go! So ayun mga keepers, ito na yung ano natin, first batch ng mga fry natin. Ito sila, magwa 1 month old na itong mga fry na ito mga keepers. Siguro nasa 3 weeks old. So napapansin nyo, may malaki, may maliit. So meron talagang ganun mga keepers. Hindi talaga naiiwasan na merong naiiwan sa mga fry. Kasi siguro ito mas malakas siyang kumain. So yung iba, naagawan ng pagkain. So kaya ginajar natin mga keepers para yung iba makakahabol ng laki nila. Kasi kapag hindi natin najar yung malalaki na mga keepers, may tendency na may iiwan talaga yung maliliit na mga fry. Ayan guys, oh, yung maliliit. So meron ito malalaki na, ayan. Matapang na yan. So dito guys, ito yung first ano natin, breeding natin ngayong March. Pero ang nangyari dito mga keepers, hindi sila na-maintain yung dami nila. Kasi nga, tinanggal ko agad yung male na betta. Tapos sinalang ko agad yung
fry natin sa grow out. So hindi maganda yung ginawa natin na sinalang natin agad sa grow out yung mga fry natin, kaya maraming naubos. So dito mga keepers, ito yung sobrang dami. Papakita lang natin guys, ito yung sobrang dami na sinabi ko sa inyo na hindi ko tinanggal. Ito nasa going 1 week old na to guys, itong ano na to. Ayan, ayan o, oh. Tignan yung mga fry, sobrang dami. So going 1 week old na to sila mga keepers, itong mga fry na to. So 1 week na din yung tatay dito. Ayan, sobrang dami guys o, oh. Ayan, dun pa sa dulo. Yun, diba? So hindi ko tinanggal yung male betta fish. Tapos hindi na ako naglagay ng talisay mga keepers. Ano lang yung naglagay ako ng ito lang, plants, tapos ihini Shrek at saka itong clear water lang. Yan guys, so sobrang dami. So first time kong makakita ng ganito kadaming fry. So hindi naman siya kinakain ng ano natin, betta fish. So ito nasa sobra na to 1 week mga keepers, going yan dito, sobra na to 1 week, going ano na to, going 2 weeks old na fry. Ayan, nakikita nyo may mga kulay na. Ito yung mascot natin na double tail. Ayun. So, pag umabot ng 3 weeks, mga ka-keepers, na nagtanong, so pwede ko nang tanggalin yung tatay nila. Ayan. So, hindi naman lang kinakain mga ka-keepers. So, ang gagawin ko dito, ililipat natin sa grow out para mabilis lumaki yung mga fry na to. So, mabilis lang talaga lumaki ang mga fry kapag nilipat sa grow out. Siguro ililipat natin dito mga keepers sa tub na to. Tanggalin natin yung goldfish. So tatlong batch ng breeding ko yung ilalagay ko dito. Itong tatlo. Ayan. So ayan o, malalaki na guys o. Buhay na talaga sila mga keepers. So kung lalo na kung dap niya yung pinapakain natin. So hindi ako nagpapakain ng dap niya ngayon kasi walang dap niya ngayon dito sa lugar namin. Mahirap pumanap, nauubos. Ayan. So, BBS lang muna sila up to. Siguro kung kaya hanggang 1 month old. Pero kung dap niya to mga keepers, mabilis to lumaki itong mga fry na to. Yan. So, everyday tayo magpakain ng BBS sa mga fry natin. You know, sobrang... Ito mas medyo kakaunti siya pero marami na rin para sa akin. Yan. Tapos dito naman mga keepers, ayan, takpan nyo lang guys para ano, safe yung mga fry natin para hindi sila pasukin ng... minsan kasi po may pumapasok na daga dito. Ayan. So nagugulo yung ano. Ito naman super red half moon natin. Madami rito mga keepers. Ayan guys, pakikita ko sa inyo. Ayan o, oh. Kita nyo ba yan? Sobrang dami nyan. Iba na sa ilalim. Ayan o, oh. Dito pa yung iba. Iba nandun sa mga plants. So buhay na rin sila mga keepers. Kasi mas sensitive ang ano no guys, yun na ang ipinaka sensitive ng mga fry yung umaabot pa lang ng ano 3 days old yan, sensitive pa ng mga fry. Ito sila going 2 weeks old na tong mga fry na to. Pero lalaki pa sana tong mga keepers kung dap niya yung pinakain natin. Kaso wala tayong mahanap kaya ito. Ito buhay na talaga tong mga keepers kahit na ilipat mo siya sa grow out, hindi siya mabibigla sa tubig. So antayin lang natin. So, ayan, everyday tayo magpakain ng dap niya. So, ayan mga keepers, maraming salamat. 2 hours later. So, ayan mga keepers, maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw to. So, abangan nyo mga keepers, merong pa raffle ulit si Ado America ngayong Easter Sunday. So, abangan nyo yung vlog natin ng mechanics ng paraffle para kasali kayo mga keepers. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time, mga keepers. Fish out. Bye-bye.